paano maging isang award-winning business. Hello mga kayamies, Jerome na naman, takoyaki boy ang 80 back. Kwento muna tayo mga kayamies. Noong bata ako, hindi ako naka-receive ng ganun o mapang malakasan na award. So, ang na-receive ko lang na award ay nung grade 1 ako at nung grade 3. No? Yung grade 1, yung most polite, at yung grade 3 ay most behaved. Yun lang yung mga na-receive kong awards. And then the rest, nakakapasok naman ako sa top sa aming klase noon. Pero natataon lang talaga na wala ako na-receive na award. Kasi naman, yung mga panahon rin na yun, hindi naman kami nasa star section. Actually, nasa halos dulo kami na section. Kaya, hindi tayo napagbibigyan ng opportunity para makareceive ng awards. Pero, nung ako'y nagtayo ng sarili kong business, ay doon lang ako nagkaroon ng opportunity na makareceive ng awards. Particularly, ang brand na kinreate ko, ang Yummiest Takoyaki. So, naka-receive na tayo ng iba't ibang klaseng awards. Naka-receive pa tayo tuloy-tuloy. Gaya ng awards sa marireceive natin tonight, April 13, 2024. Bibigay ko na ang mga tips kung paano ka magiging isang award-winning business gaya ng aking business. Okay, andito na tayo sa Solano Hotel. Papasok na tayo dito sa loob. Actually, mga kayamies, ang pagiging award-winning na business ay combination niya ng iba't ibang uri ng karakteristik ng iyong business. Like yung pagiging innovative, pagiging excellent ng iyong product and services, at saka yung strong customer satisfaction. Siyempre, isama mo na din dyan yung effective marketing strategy ng iyong business sa pagpo-promote ng iyong produkto or services, at saka yung dedication ng iyong team. So, ito na nga mga kayamies, no? Ito ang mga tips kung paano maging award-winning ang iyong business. Una na dyan ay kailangan mong i-identify yung market niche or dapat naintindihan mo ang iyong target market. Siyempre mga kayamies, dapat alam mo rin ang iyong unique value proposition. Unique value proposition, ang ibig sabihin niyan ay ito yung magse-set apart ng sa'yo sa iyong competition. Yung kumbaga, ang kakaiba sa iyong product and service na ino-offer. Bigyan natin ng example yan, no, mga kayamies. No? For example, nag-o-offer tayo ng pinaka-affordable na takoyaki business dito sa market, kung saan ang takoyaki business na ino-offer natin in franchise ay isang IPO registered business. So usually kasi, ang karamihan ng mga franchise dito sa Pilipinas ay hindi ka makakita ng isang IPO registered na takoyaki business na kung saan nag-o-offer ng below 50,000 pesos. So, yun ang isa sa mga market value proposition natin. Isa pa sa mga market value proposition natin na example dyan ay yung ating ino-offer na pa-unlimited takoyaki. Ang pangalawa naman dyan, mga kayamies, ay mag-offer dapat ng quality products and services sa iyong business. Kung saan, siyempre, nag-o-offer ka ng pangmalakasang high-quality product, at isa na dyan, yung mag-e-exceed ka ng expectation ng iyong mga customers sa iyong product or service na ino-offer. So, for example, dito sa Yummiest Takoyaki, sa mga franchise offers na ino-offer natin, bukod sa napaka-affordable talaga ng offer natin dito sa Yummiest Takoyaki, no? Nabiruin mo, 29,999 pesos lang. So, yung inclusions ng yung product ay around 8,000 pesos, no? Tapos, kapag for example, meron kami mga kulang na products or walang products, papalitan natin ng ibang products yan na mas mahal pa dun sa nawalang product, no? Ang isa rin sa masasabi natin we are exceeding the expectation of the customer ay yung sa ino-offer natin na cart, no? So, pinapakita natin yan sa ating mga live na pangmalakasan ng quality ng ating mga cart, kung saan talagang materialis puwertes ang ginagamit nating mga kahoy pagdating sa ating ino-offer na mga cart sa ating mga franchise. So, hindi siya putyo-putyo, no? Our franchise is too good to be true, but it's true, no? We are exceeding the franchisee's expectation. Pangatlo dyan, mga kayami, is
para ikaw ay maging isang award-winning business, dapat ang iyong business ay open for innovation. You need to be innovative to stay in the competition. Lalo na't marami kang kalaban sa iyong industry, panigurado ang iba dyan, napaka-innovative na mga yan. Naghahanap ng better solutions para masolusyonan yung problema ng iyong mga clients or customers na pwede nilang maagaw sa'yo kapag hindi ka innovative. Sa paanong paraan ka magiging innovative? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya sa iyong products and services or mga gamit. Pagdating rin siyempre sa mga process na ginagawa mo sa iyong business. Pati rin sa iyong product na ino-offer or services na ino-offer. Pagdating rin sa pag-solve ng problema ng iyong business at saka sa iyong mga customers. So for example, bigyan kita ng example kay Yamies, no? Dito sa Yamies Takoyaki, dati nagke-create tayo ng mga built-in carts, no? Pero dahil sa merong mga franchises na gusto mag-franchise sa Visayas at Mindanao area, hindi ganun magiging effective ang pagpapadala ng mga built-in carts. Bakit? Dahil una, expensive ang pagpapadala ng mga built-in carts. Malaki ang kinakain na space sa cargo. Dahil nga malaki ang space na kinakain, ay usually hindi ito tinatanggap ng mga cargo kapag sobrang laki ng iyong space na kinakain sa pinapadala mo. So anong solusyon na ginawa natin para matugunan yung need ng ating mga franchises sa ibang lugar dito sa Pilipinas na tumatawid ng dagat? Ang sagot dyan, tayo ay nag-create ng mga collapsible carts na kung saan pwede na nating ma-deliver sa ating mga kayamies sa na tumatawid ng dagat sa Luzon man, Visayas, or Mindanao. Stay innovative in the market para ikaw ay maging award-winning business din. Pang-apat, dapat kayamies, open ka rin sa customer feedback. Customer feedback kung saan you are open for constructive criticism or constructive feedback para mag-improve ang ino-offer mong service sa market, no? Dahil ang mga customers, yan ang boses ng iyong negosyo. Sila ang magbibigay sa iyo ng awareness kung you are doing good or you are doing bad. You need to improve or you need to provide more service. So, bantayan mo ang customer feedback mo at yan ang makakatulong sa iyo para ikaw in the future maging award-winning ka rin na business. Panglima, kailangan meron kang effective marketing. Effective marketing in a sense of merong itong mga sumusunod na activities sa marketing. Merong public relation, sales, syempre mahalaga yan. Nandyan din yung publicity, no? Andyan din syempre yung advertising. At syempre andyan din yung promotion. Para masabi mo effective yung inyong marketing, hindi lang pwedeng puro promotion. Hindi lang pwedeng puro sales. Hindi rin pwedeng puro publicity. Dapat yung mga sinabi ko na yon ay magkakasama yon para mabuo yung marketing. Remember, marketing is the combination of all the things that I've mentioned. Kailangan mabuo mo yung limang yon para masabi mo ikaw ay nagma-marketing ng tama. Sumali ka sa mga community services. Community services kung saan makakapag-build ka ng positive impact sa community na kinabibilangan mo. So for example, mga kayamies, no? So si Yamies Takoyaki ay actually nagbibigay tayo usually ng mga sponsorship sa mga kawanggawa ng mga projects, no? Hindi lang yon, tayo rin minsan ay nagpa-participate sa mga balik eskwela program, no? Kung saan, dahil nga active tayo sa pagbibigay ng balik eskwela program until now, no? Last 2022, binigyan tayo ng certificate ng munisipyo ng Bacoor regarding sa ating involvement sa mga community services. At saka dapat taos sa puso mo yung pag-involve mo sa mga community services. Masarap kaya ang ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap. Pag nagawa mo yung ikaw lagi yung nagbibigay, mararamdaman mo yung sarap ng pakiramdam. Yan ang masasabi ko dyan.
engage with award-giving bodies. So, kung dumating sa punto na ikaw ay manominate, bigyan ng nominations is prestigious award-giving bodies gaya ng Best Choice Awards, ay huwag mo nang pakawalan yan. Imbis na pakawalan mo ay tanggapin mo yung nomination para ikaw ay maging award-giving. At yung panghuli, mga kayamis, ay magkaroon ng continuous improvement. Continuous improvement na kung saan huwag kang titigil mag-aral pagdating sa yung industry na pinapasukan at mag-improve ka pa lalo. No? Makinig ka sa feedback ng iyong mga customers. Matuto kang mag-adapt sa changes na nangyayari sa iyong industry or sa mundo. Possible para ikaw ay maging mas competitive sa iyong competition sa market at sa industry na kinabibilangan mo. Nang sa gayon ay tuloy-tuloy ka maging award-winning company. So, bibigyan kita ng example. For example, ang Yami as Takoyaki. Ang Yami as Takoyaki noon ay nang hindi pa nagsisimulang mag-innovate, ay nakafocus lang kami sa mga stores. Then, nag-create tayo ng business research na it happens na na-rejection nung una, pero in-apply din natin nandun sa business research. Kaya, ayun, nagkaroon ng innovation, nagkaroon ng panibagong concept na nabuo. Ang tawag namin dito ay business package partnership concept, kung saan tayo ay bebenta ng mga maliliit na business packages ng takoyaki dito sa Philippines, na kung saan isa tayo sa nagpasimula ng pagkalat ng takoyaki dito sa Pilipinas noong around 2022-2023. Kaya tayo ay na-recognize several times na mga award-giving bodies, isa na itong Best Choice Awards, na tayo ay Best Business Package Provider dito sa Pilipinas. Kaya tayo ay naging kaisa yung tagkaunang-unahang takoyaki Business Package Provider dito sa Pilipinas. And then, nag-innovate pa tayo, nakinig tayo sa ating mentor, hindi tayo dumating mag-aral, kaya from business package partnership concept ay nakita yung franchise business model. So, don't stop learning, keep adapting kapag mayroong changes sa market, gaya ng Yami as Takoyaki. Para ikay maging award-winning company, gaya dito sa Yami as Takoyaki, dito sa Best Choice. Kaya tara na, mga kayamis, at galingan natin sa mga field na kinabibilangan natin para next time makareceive ka na rin ng award gaya ng Yami as Takoyaki at may mga companies na nandito sa paligid natin. Ayan. So yun lang, mga kayamis, and have a great day sa inyo lahat. Lagi na lang last, pero ito na nga, Yami as Takoyaki and Coffee Cup. And ladies and gentlemen, we'd like to thank Paolo Riccian, Director Riccian, as our presenter. And right now, we would like to thank our sponsors and partners for tonight's event, for making this event possible. Ladies and gentlemen, we would like to thank our distinguished sponsors, Dr. Good evening, everyone.